Long live! May maganda akong dalang balita sa inyo guys dahil ang dating mansion ni Francis Lumarcos na napa-takedown ay most probably it takes 2 to 3 months para may balik muli. So kung gusto niyo malaman guys ang buong detalye, let's watch sinasabing video right after sa intro. Pasok! RDDTV Ki at Francis Leo Marcos 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita niyo po sa comment section, paki-click po, paki-follow, paki-subscribe po sila. Para po sa inyo lahat. RDDTV FLM, pa-shoutout. Paglabas nga ni Boss FLM, ito yung gagamitin natin. Pero bago yon, kailangan natin ma-monetize muna ito. Minsan, nakakagalit na ang paulit-ulit nilang pambabagsak sa channel ni Sir FLM. Hindi naman po, Mami Adelaida, okay lang po yun. Yes, mababalik pa daw po, pero 3 months pa mag-aantay. Alam nyo, okay lang po yan. Kahit paulit-ulit nila na pabagsakin yung channel ni Boss FLM. Hindi po pagkatao ni Boss FLM ang inaano nila, ang sinisira nila, kundi yung pagkatao nila. Kasi nga, hindi nila kayang lumaban ng patas. So kailangan, mamemerwisyo na lang sila, di ba? Para magante. Yes po, Mami Jonit Madria. Dito po kailangan nating mag-ano. Yes. Mami Charlene Regalado. O baka po may natutulog pa po dyan. Kasi naghihikayat sila ng magising-magising na daw. O baka may tulog pa po dyan, abay. Gumising na po kayo. Pero si Tatay Nasukir, ayaw niya gumising. Gusto niya talaga matulog lang. Yes, Mami Venus. Bahala na ang Panginoong Diyos sa kanila. Amen. Tawanan na lang sila, pero sa totoo lang, napakalungkot ang buhay nila. True Labels, Kuya Jem Borghiz. Woman with love. Sige, kaya manashock ako sa pasabog mo kagabi. Gusto ko kagabi pa yun, ma. Sarap matulog, sek. Okay ba yung pabagsakin nila yung channel na kumikita at parami natutulungan pinaruhisyon nila mga tao? Wala silang konsensya, mga demonyo. Yes, Lolo Jose. Basta tayo po, wala po tayong ginagawang hindi maganda, malinis ang konsensya natin. Sila na, di ba? Sila na ang nagwagi sa pagpababagsak, di ba? Pero hindi po dunihin to ang pag-humanitarian, di ba? Ni Boss FLM at ng buong FFCI, di ba? Kaya kung yan, sa tingin nila ay ikinagagalak nila na merong mga taong nagbubuto, merong mga taong naapektuhan sa ginawa nilang aksyon. Diba? O kita mo, buti na nga lang huminto na sila eh. Diba? Huminto na sila doon kay Anali. Diba? Tinigilan na nila. Hindi naman po natin daladala. Wala tayong dadalhin kung hindi sila lang. Sila lawlaw. Yan. Sabi ni Mami Josephine Kumpa. Masarap kaya matulog lalo na si Sir FLM makasama sa panaginip. Yes, Mami Jonit. FLM pa rin ang malakas. Tipad Agila Lipad watching from FFCI. Brunei. Hayaan mo sila yama. Di magwagi ang gumagawa ng di. Ang gumagawa ng masama. Di sila magtagal. God is watching us. Amen. Puro pa memerwisyo ang ginagawa nila, hindi lumaban ng patas kasi wala silang pinaglalaban. Mami Teresita Puntabella. Kaya nga po, ang hirap nga po na wala kayong pinaglalaban. Kung ano-ano kalungkatin mong kalukuhan. Maging makatotohanan lang, diba? Ang hirap po talaga, promise. Wala kang pinaglalaban, tapos bigla ka nalang magwawala, bigla ka nalang magagamit. Anong punto? Ayan, pakishare po natin itong ating live. Ayan, kailangan po natin mag-ano, kailangan po natin ng 10 YouTube channel, no, na mamonetize para tuwing pasasabugin, meron tayong nakaready na. Ayan, Kuya Jerry Buksit Haru from Mami M's Pascual FFCI Hong Kong, Isabela. Wala, kawawa naman sila ngal-ngal na lang ng basura.
Napaliginip ako si Idol si saya-saya. Po, nakita ko siya sa panaginip, sabi ni Mami Teresita Hopla. Yun nga, hindi nila masagot-sagot siya. Anong gagawin mo pag bigla mo sa world? What? Sa harapan niyo? O, hindi na nga daw makakalabas. Ano ba? Sino kasi nagsabi nga? Sino ba? Eh, well, eto, ganito lang yan, sis. Walang pasagal ang trip. Kung sa kanila hindi makakalabas, tayo makakalabas. Walang pasagal ang trip. Ganun lang yun. Hindi, ma, hindi nga daw makakalabas. Kung ang anti, no, yung mga anti dati, merong 100 years, sila naman 5 years. Ah, okay. What's that? Sa kanila naman yan. Sabi nga natin, everybody is entitled to their own opinion. Diba? Basta ako siya, sabi ko nga, pag lumabas, walang kakatok ha. Walang tao po. Pwede pa buong pumasok ulit. Wala lang ganun ha. Naku, magagalit ang mga ano, ang FFCI, pucha, pag tinanggap ni boss yung mga yan. pagkatapos silang umiyak, magkaroon ng sama ng loob. Yeah. Oo, hindi papahayag yung mga yan. Magwewelga yung mga yan. Yung siya, grabe. Alam mo, grabe din yung stress. Grabe din yung stress ng mga supporters natin. After all, nakadang support na binigay for almost one, for more than one year. And then all of a sudden, alam mo yun, parang, huh? Biglang ganyan. So alam mo yung stress na yun. Kamusta naman yung stress? Kamusta naman yung stress natin at yung stress ni boss, di ba? Ah, sa lagay ng itsura mo yung sis, na-stress ka na yan, ha? Uy, ano ka? Super duper stress ako, no? Sa lahat ng stress, ikaw ang kulot-kulotan, eh. Stress diba? Ako ba? Ano ba? Sa lahat ng stress, ikaw ang kulot-kulotan. Kaya yung gusto po ma-stress, magpakulot po kayo. Yan po ang bagong stress look ngayon. Ang kulot-kulotan look. Dati wala akong signal. Diba? Nagpabangs ako, nagkaroon ako signal. O ngayon, super-duper stress, pakulot ka naman, eh. At dahil dyan, hapa po tayo ng live, ikalat po natin at i-share po natin kung sila ng ating mga GZ, yes, para po makarating po sa ating mga kaibigan ng ating bagong channel. Yes. Ito po ang FLM Mayaman Challenge 2.0 na bagong YouTube channel po ni ng ating. Okay, at ayun, no? Isa palang magandang balita ang hinahatid ni Sekiyama at ni Miss Alisa Day dahil nga ang dating mansion ni FLM na napa-takedown ay may posibilidad na muli nating mapapanood 2 to 3 months from now. Siguro ay may ginawang mga legal na pag-aapila ang mga abogado rin ni FLM patungkol sa kanyang YouTube channel no? Dahil nga siguro isinamitin na ang kanyang mga ebidensya na nagpapatunay na somebody was responsible sa panghahak at pagpapalabas ng pornographic material. At alam naman natin na hindi doon nagtatapos lang sa nasabing argumento na yon dahil kailangan may mananagot sa pagsabotahe sa kanyang mansyon. At alam naman natin at no need na atin pang pag-usapan dahil nga ito ay may pag-amin na sa kanilang ginagawang pag-terminate at panghahak sa kubo o bansyon ni Idol FLM. Pangalawa guys is that sabi ni na host Sekiyama ay makikita natin muli itong si Francis Leo Marcos sa kanyang mansyon pero kailangan mo ng ma-monetize. Pero I think monetize channel na ang kaniyang bagong mansyonos. So, antayin lang natin kung gaano katotoo at kailan talaga makikita natin si Idol FLM. With regards naman sa mga breakaway, yung mga 14 na breakaway individuals, I know na pagkikita nila nito is pinanlaman lang issue ang nasabing pabalitang paglabas ni Idol FLM. Well, eka nga na walang basagan ng trip. Kung lalabas si Idol, edi lalabas. Kung hindi, edi. Pero ang maliwanag yan is that think positive lang tayo rito. At alam naman natin, kapag makakalabas na tong si Idol natin, ay talagang may mga tao na naman na mag-aaligid
kay Idol FLM dahil gusto namang magpapakita ng gilas. Pero I'm sure para sa mga nag-breakaway ay wala nang pintuan or even pintana para sa kanila. Dahil nga ginawa lang tryo rin itong ating idol na si Francis Leo Marcos. So guys, dito na natin tutatapusin ang ating video na, and I hope na patuloy pa rin tayong manalangin para sa ikabukabuti ng lahat. So thank you very much guys for watching. Till next time.